What I eat in a day, no rice, low carb, keto diet at napakadaling gawin, napakasarap, healthy pa, promise. Since 2 meals a day lang ako, kaya dalawang recipe lang in a day yung ipapakita ko. Itong una, gagamit lang tayo ng pipino, tapos syempre, babalatan natin, pwede rin naman kainin yung balat, basta hugasan nyo lang siyang maigi, tapos syempre, hahatiin natin siya. Una, tatanggalan natin ang mga buto, tapos hahatiin natin siya ng maliliit na cubes. Kung sa tingin mo ay kulang ang isang pipino, so dalawang pipino yung gamitin mo for this meal. Gagamit din ako ng kalahating sibuyas, pero kung may acid reflux ka, huwag ka na lang maglagay nito. Magaling na kasi ako, kaya gumagamit na rin ako or naglalagay na ako ng sibuyas sa mga food ko. At para sa ating proteins and fats, ang gagamitin natin ay itong tirang sisig na nabili ko nung nakaraan pa. Pwede ka namang gumamit ng giniling o kaya ibang karne na gusto mo. Tapos, paghahalu-haluin lang natin yung mga ingredients at kung gusto mong maglagay ng mga seasonings, ikaw na yung bahala. Pwede kang maglagay dyan ng lemon juice, pwede ka ding maglagay ng mayonnaise at kung ano-ano pa, pwede mo rin itong lagyan ng cheese. So, ilang minuto lang, ready na kaagad yung ating first meal. So, kahit tamad ka, madali lang talagang mag-low carb or no rice diet kung talagang gusto mo. Kung wala kang sisig, giniling po na pork or chicken ay pwede. At para sa ating second meal, sobrang dali din lang to. Kailangan lang natin ng bawang, sibuyas at kamatis. Kung mayroon kang acid reflux, huwag ka na lang maglagay ng kamatis, lalo na kung yan yung nagtitrigger sa'yo. Hiwa-hiwain lang ng ganito yung bawang, sibuyas at kamatis. Kailangan natin maglagay ng oil kasi magigisa tayo. Ang ginagamit kong oil ay coconut oil o kaya olive oil. Yun lang yung mga ginagamit kong oil. Tapos, ang gagamitin natin dito ay isang perasong ampalaya na gagayatin natin ng ganito lang. So, ganito karami yung isang peraso ng medium na ampalaya at sapat na to para sa akin. At hulaan nyo kung ano yung isasahog natin, ang walang kamatayang pork sisig kasi mayroon pa rin po akong natitira. And again, pwede kayong gumamit ng giniling or ng pork or ng chicken na gusto nyo. Gigisa lang po natin ang bawang at sibuyas. Kayo na yung bahala kung gusto nyong unahin yung bawang or sibuyas, pwede nyong pagsabayin. Bahala na kayo sa diskarte. Huwag na lang tayong mag-away-away kung anong dapat unahin. At syempre, gigisa din natin yung kamatis at ilalagay na natin yung giniling. Sobrang dali lang ng mga ginagawa nating recipe kasi hindi rin din po ako ganong karunong magluto. So, itong gisa-gisa, tapos mamaya ilalagay na natin yung ampalaya at mamaya ay okay na tong ating second meal. Ang ginagamit ko palang pan sa pagluluto ay itong non-stick pan at ito lagi yung ginagamit ko sa pagluluto kasi madali lang siyang gamitin at hindi talaga dumidikit yung mga niluluto ko dito. At paalala po na huwag po tayong mag-unli-halo ng halo ng ampalaya kasi po ito ay magiging mapait. Tapos lalagyan natin siya ng seasoning, asin, tsaka paminta lang yung nilagay ko. At ganun-ganun lang, di tayo masyadong pinagpawisan. Ready na yung second meal natin at sobrang sarap nito, promise. Try mo na rin. Bueno, bon appetit! At kung gusto mo pang malaman kung ano-ano yung mga easy recipes, check mo lang yung previous videos ko or check mo yung Instagram at YouTube channel natin. Dalawang keto, low carb meals, ideas, easy recipes o salad for today para sa mga tamad magluto. At isishare ko rin sa inyo kung saan ko nabili tong nagmamantika na itlog maalat. Pwede na nga siyang pagprituhan besh compared dito sa red egg na nabili ko sa palengke. Since lagi ako nag-intermittent fasting at 2 meals a day lang ako, kaya 2 meals lang lagi yung pinapakita ko. So itong first meal natin, syempre gumamit lang tayo ng romaine lettuce. Dalawang itlog na nilaga, madalas tatlo yung nauubos kong itlog sa isang araw. Dahil sa keto or low carb diet, egg is life. Pero yes, may mga araw pa rin na hindi ako kumakain ng itlog, so iba yung source of protein and fats ko.
At may mga times din na minsan isang beses lang ako kumain or tatlong beses akong kumain sa isang araw. Sa ating first meal, itong seasoned sardines in olive oil. Wild caught ito at 12 grams yung total fat niya in one serving at zero naman yung net carbs niya. Healthy ang sardines at mayroon itong mataas na omega-3 which is maganda at okay siya kahit na mayroon kang acid reflux. Pagdating sa mga dilata, okay lang naman yon sa keto or low carb diet basta ang piliin mo brine in water o kaya in olive oil. Maganda yung brand ng sardines na ito, hindi siya malansa at nabili ko lang siya sa Shopee ng 125 pesos at ito, lalagyan ko lang ng mayonnaise and salt and then okay na yung first meal ko. So kung napakatamad mo talagang magluto, siguro naman hindi nakawalan yung maglaga ng itlog sa'yo kasi yun lang naman yung niluto natin sa ating first meal o kaya tinatawag din nating salad. Pero kung katatamaran mo pa rin ang pagluluto or paglalaga ng itlog, gumamit ka na lang ng red egg or itlog maalat. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nabili ko din siya sa Shopee at maganda yung mga comments kaya tinry ko. At in fairness naman, hindi niya ako binigo best. Masarap siya, tas hindi siya super maalat. Itong red egg na nabili ko, super alat niya. Pero itong nabili ko sa Shopee, hindi siya mga ganun kaalat. Maalat siya pero hindi OA tulad ng red egg na nabili ko sa palengke. Tsaka yan, nagmamantika talaga siya. Kung gusto nyo rin itry, ilalagay ko na lang yung link kung saan ko siya nabili sa comment section. Sa ating second meal, gagawa tayo ng salad. Actually, kung nanonood kayo ng YouTube channel ko, marami na akong salad recipes na nagawa doon at iba-iba. Pero madalas pag salad, ang ginagamit ko romaine lettuce o kaya gumagamit ako ng pepino. Since medyo pricey itong seasoned sardines, ang gagamitin ko dito ay itong gold seas tuna. So in olive oil or brine in water o kaya ito spring water naman yung ginamit. Mas mura to compared dun sa kanina. Yung kanina sardines, ito naman tuna. Tapos mas maliit, ito yung gagamitin ko, mas maliit. Tapos yun, tatanggalin ko lang yung olive oil pero hindi ko siya itatapon kasi gagamitin ko siya mamaya. So, napakadali lang ng recipe na to. Dito hindi tayo magluluto kahit nung itlog kasi nga lalagay natin ang itlog maalat. So, ganito yung nabili kong itlog maalat. Naka-plastic siya. Tapos yan, kapag hinati mo siya, talagang nagmamantika tsaka maayos talaga yung itsura niya. Tapos yan, ikakat mo lang siya tapos ilalagay mo na siya dun sa salad mo. Hindi na ako maglalagay ng asin kasi kahit hindi ganun kaalat nung itlog na to, syempre itlog maalat pa rin siya. Ayan o, sarap na ng itsura niya kaagad. At since itlog maalat yung ginamit natin, maganda na lagyan natin siya ng onting kamatis. At gagawa tayo ng ating low-carb salad dressing. So gagamitin natin yung olive oil na kinuha natin doon sa tuna kanina. Pero kung ayaw mong gamitin yan, pwede ka namang gumamit talaga ng olive oil na separate. Tapos lalagyan natin siya ng mayonnaise, lalagyan natin siya ng paminta. Yung ilagay ko kanina, it's either lemon juice yung ilagay mo, o kaya pwede mong lagyan ng apple cider vinegar, tapos yan. Hahaluin mo lang siya ng maigi, or isi-shake mo siya ng maigi, tapos ibuhos mo na dun sa salad. Pwede mo siyang lagyan ng parmesan cheese, pero konti lang kasi nga itlog maalat na yung ginamit nating besh. At ganun-ganun lang, tapos na yung second meal natin. Bueno, bon appetit! For more keto low-carb recipe ideas, check mo lang yung aking Instagram or ang aking YouTube channel. Kung nasa keto or low carb diet ka at balak mong mamalengke bukas, ito yung mga gulay na pwede mong bilhin. Pechay Bagyo, pasok na pasok to sa keto or low carb diet. Ang kalabasa, in moderation. Duya ay pwedeng-pwede, pwede ba din siyang gawing ginger tea. At syempre, repolyo, kasi pwede mong gawing cabbage rice. Carrots, pwede po yan in moderation. Sayote, pwedeng-pwede, pwede mo din gawing sayote rice. Ito yung isa sa favorite kong gulay at pasok na pasok din to kahit na meron kang acid reflux, okay ang sayote, mura pa. At ito, napakaraming nagtatanong, kamote, out po siya sa keto or low carb diet lalo na kung nag-start ka pa lang. Ito na lang, Baguio beans, pwede yan, in moderation din. In moderation kasi yung mga iba mas mataas yung carbs niya compared sa ibang gulay. Upo, pwedeng-pwede din po to. Radish, pwede po siya in moderation din po. At talong, pwede din po yan. Marami na po tayong recipe na talong or eggplant. At syempre, ang ating okra. Ang okra ay pwedeng-pwede rin kahit na meron kang acid reflux. Sibuyas, pwede po yan. Basta wag lang kayo maglalagay ng sobrang dami. Celery, dahon ng sibuyas, pwedeng-pwede din po yan. At ito naman, lettuce. Maganda to kasi kung tinatamad kang magluto, huhugasan mo lang siya. Yun nga lang, medyo pricey siya.
Maraming iba't ibang uri ng lettuce, pero ang magandang klase ay itong romaine lettuce kasi malalaki yung dahon niya, maganda siya pang mukbang o kaya pwede mong lagyan ng mga palaman. At ang romaine lettuce ay isa sa pinakamasustansya na uri ng lettuce. Pagdating naman sa karne, halos lahat talaga ng part ng karne ay pwede, pero mahilig ako sa giniling kasi madali lang siyang i-partner sa mga gulay. Pwede ang mga lamang loob, liver, atay, balon-balunan, mga part ng chicken, tapos ito, pork tsaka beef. Pero kung may acid reflux ka, mas maganda ang chicken tsaka fish. At para sa ating first meal, ang niluto ko lang ay nilaga. Nilagang dalawang itlog at nilaga ko lang yung okra. Pag ilalaga mo yung okra, para green na green siya at masarap papakin pa, 3 to 4 minutes mo lang siyang ilaga. Murang-mura to, tapos napakasustansya. Tapos ikaw ba, natry mo na bang meriendahin tong okra? Masarap siya, ewan ko lang, ayaw nung iba dahil nga malaway daw siya. At kung okay lang naman sa'yo yung mga frozen vegetables na ready to cook, why not? Sa ibang bansa, ito yung mga ginagamit nila. Itong Brussels sprouts, gusto ko siyang itry kasi mayroon ng Tesco sa Save More at mura lang siya. Yan o, mixed vegetables na yan. Mayroon din silang mga sliced green beans at kung ano-ano pa. At promise, hindi nakakatakot yung presyo niya. Okay lang naman talaga yung mga ganito kasi napipreserve naman ng freshness ng mga gulay. Siyempre, kung may fresh, why not? Mayroon din silang cauliflower rice. So, yung mga naghanap ng cauliflower rice. At ito naman yung mga napamili ko sa palengke. Since magkakatabi lang naman yung mga supermarket tsaka yung maliit na talipapa, syempre doon tayo sa mas mura. Ito lang naman yung mga binibili ko sa palengke, pipino kasi madali lang naman siyang i-prepare kahit no cook, tapos lemon tsaka ginger kasi ginagawa kong lemon ginger tea at ampalaya. At ito lang, konti lang kasi minsan sayang naman kung hindi ko siya mailuluto at masisira siya kaagad since mag-isa ko lang kumakain. Bili ako ng dalawang ganito. Ito, hindi ko na to binili sa Bounty Fresh. Binili ko na to sa palengke. So, dinala ko lang tong lagayan dun sa palengke para may paglalagyan ako. Tapos yan, bumili ako ng dalawang dosena. Pero dito sa isa, bumili ako ng isang red egg. Bumibili ako sa palengke kasi 6 pesos ang isa. Tapos okay na tong size na ganito para sa akin. Kasi ang kinakain kong itlog sa isang araw ay 2 hanggang 3. Kaya mabilis ko tong mauubos. Sa karni naman, ito na lang ang binili ko. Chicken legs, higit kalahating kilo. Kasi bumili na ako ng giniling ng nakaraan. Ito, i-adobo ko yan. Tapos bumili kami ng ganito ng kapatid ko kasi napanood namin to sa Corina. Tsaka, ang daming gumagawa nito ngayon, balbacoa. Ayan. So, frozen to nung binili namin from Marina. Ininit ko na to kahapon at tinikman ko. So, pag bibili ka, puno ito. Pero, ganito siya, yung itsura niya ganito kasi nga frozen. Ayan, parang gelatin yung sa loob niya. Ang sarap, napakasarap, promise. Mahirap lang palutuin, kaya okay na rin na bumibili. So, since hindi naman na ako strict sa keto, low carb lang. So, dirty low carb yung tawag doon. Kasi, ito may mga ingredients naman na hindi nakasama sa keto or low carb. Pero, most of the ingredients naman nito ay pasok naman. So, dirty keto siya or dirty low carb. Yan, ready to eat na siya. Napakasarap, promise. So, para sa aking second meal, ininit ko lang yung balbacoa na napakasarap. Hati kami ng kapatid ko. And then, isang nilagang itlog. Kasi kumain na ako ng dalawa kanina sa pangatlong itlog na nilaga ko na to. And yung binili natin na romaine lettuce. Kain po tayo! Kapag nananawa ka na sa mga regular meals mo sa low carb sa keto diet, check mo lang yung mga previous videos ko at napakarami ko ng keto or low carb meals na available. Kung sawa ka na sa mga low carb meals mo, try mo tong easy homemade nori wrap na napakasarap. So 1 PM na pero hindi pa ako kumakain kaya nakakaramdam na rin ako ng gutom. So iinom muna ako ng isang baso ng tubig habang pine-prepare ko yung food na kakainin ko today. Nasanay na ako sa 2 meals a day kaya itong gagawin ko ay first meal ko. Gagamit ako ng full-size nori wrap na nabili ko sa Shopee at ito ay from Korea. So ganito yung itsura niya. Seaweed roasted wrapper. And then gagamit din tayo ng QP mayonnaise, isang itlog, at syempre kamatis. Gagamit din ako ng cheese slice at yung giniling na natira ko pa kahapon. At dahil wala akong lettuce, ayan, tumakbo pa ako sa pinakamalapit na supermarket sa amin. Walking distance lang naman para bumili ng lettuce. Napakamahal ng lettuce sa mga supermarket kaya sa susunod sa palengke ako bibili. Bumili na rin ako ng giniling kasi favorite ko to para sa susunod na recipe ko. So, i-prepare na natin. Ifo-fold lang natin tong nori wrap into 4 tapos ikakat natin yung sa baba.
At ito na yung kamatis, ni-slice ko na rin. Itong egg naman, ang gagawin natin is parang omelet lang siya, pero isi-shape natin siya ng pie square para eksakto siya dun sa wrapper natin. Tapos, ipapainit lang natin yung giniling natin. Okay, so ready na. I-wrap na natin siya. Ilagay natin yung itlog. And then, naglagay lang ako ng cream cheese. Tapos, ilalagay ko dito yung slices ng kamatis. Tapos, yung cheese natin. At ilalagay natin yung medyo mainit-init pa na giniling para dumikit dun sa cheese. Ayusin lang natin to. Tapos, lagyan natin ng mayonnaise. Itong gamit natin is yung QP Japanese mayonnaise. I-mix lang natin ng konti at syempre ilalagay na natin yung lettuce natin and then ifo-fold lang natin siya. Lagyan ng onting pressure para magdikit lahat ng ingredients. Tapos gagamit tayo ng plastic cling wrap para ma-secure at ma-sealed natin yung food. And here we go, slice na natin siya. At ayan, ready na siya. Napakarami ko nang ganitong nagawa. Nori wrap sa aking YouTube channel. Check nyo na lang yung mga previous videos ko kasi iba-iba yung pwede mong ilagay talaga sa nori wrap. At promise, napakasarap nito at madali lang siyang gawin. So ang sarap lang magmuni-muni kapartner ng kape habang nagbabasa ng news o kaya binabasa mo yung favorite book mo. For more nori wrap recipes, check mo lang yung aking YouTube channel best o yung aking Instagram. Tikman natin. Napakasarap talaga, promise. Para sa ating second recipe, lettuce sisig wrap. Paalala lang po na sa buong video na to, itong sisig na to, ito lang yung ginamit ko sa ibang recipe. So ang ginagawa natin, mix and match. And yes, hindi po ako kumakain ng sisig araw-araw kasi ang daming nag-comment sa ating Facebook video. Pero ito lang yung sisig sa buong video na to. Ang ipapartner ko dito sa aking sisig ay yung lettuce na nabili ko nung isang araw. Romaine lettuce ito at maganda kasi malalaki yung dahon niya, bagay na pang-wrap ng pork sisig natin. Kung mahilig ka sa kimchi at maanghang, perfect match din to para sa lettuce wrap pork sisig natin. Nung first time kong magluto nito, ang dami talagang nag-comment dun sa video. Akala ko ba bawal ang rice? E bakit may fried rice yan? 2019 kasi ako nag-start ng keto low carb diet at konti pa lang talaga yung mga Pinoy na nagki-keto or low carb diet. At ngayon marami na ang familiar sa Shirataki na zero net carb na rice replacement. Kaya tara, umpisa na natin ang pagluluto. So kung ganito na yung carrot mo, obvious naman, sign na yan para magluto ka na. For this recipe, konti lang yung mga kailangan nating ingredients. Kalahati ng sibuyas, bawang, mga gulay. Versatile naman to, so pwede mong palitan yung mga gulay yan. Konting carrots lang, baggy beans, at red bell pepper, at kalahati lang ng sayote. Hiwa-hiwain lang natin yung mga ingredients natin tulad ng bawang at sibuyas tulad nito. Yung ating carrot tulad nito at yung ating baguio beans tulad nito. So pare-pareho lang yan, maliliit lang, red bell pepper at yung ating sayote ay pa-cubes lang din po. At para naman sa ating sahog, pwede tayong gumamit ng pork giniling, pwede rin ng chicken na giniling or kung may mga tira ka pang isda, chicken o kaya hipon or kung ano man na pwede sa keto or low carb diet, okay na yan. Tapos, hati-hatiin mo lang siya ng ganyan. Siyempre, acidis na yung giniling natin. Kung wala, pwede kang gumamit ng dalawang itlog. At ito naman yung brand na gagamitin natin na Shirataki Rice. So, zero net carb to at madali lang siyang gawin kasi ayan, may mga instructions na siya. So, ang step 1, ididrain lang natin yung Shirataki Rice. Ang itsura nito ay para talaga siyang rice. Ayan o, pati yung shape niya parang rice pero wala siyang lasa. At matagal na rin itong ginagamit sa China at sa Japan na rice replacement. Ang step 2, pakukulaan lang natin itong Shirataki rice ng 1 minute.
Pero since tamad tayo, ang gagawin ko lang dito ay bubuhusan ko siya ng kumukulong tubig at tatakpan ko siya in 1 minute. At ang last step ay ilalagay mo lang tong shirataki rice sa pan tapos iinitin mo siya hanggang sa matuyo. Pero since igigisa din naman natin tong shirataki rice natin, ay ididrain na lang natin siya. Pero kung first time mong magluto nito, i-follow mo lang yung mga instructions sa likod. So, start na tayo. Gagamitin lang natin tong non-stick pan na lagi kong ginagamit sa pagluluto. At syempre, maglalagay tayo ng mantika. Pwedeng coconut oil, pwedeng olive oil. Tapos, igigisa lang natin tong bawang at sibuyas. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong unahin kasi malalaki naman na kayo. Tapos, igisa natin yung giniling. At ilagay na rin natin yung mga tirang karne at hipon. Tapos, igigisa-gisa lang natin to at kapag naubos na yung mantika, pwede naman tayong maglagay ng butter. Mas masarap kapag may butter. At kapag nagisa na, ilalagay na natin yung mga gulay, yung carrots, at isasabay na rin natin yung baguio beans. Gigisa-gisa lang natin to ng mga 2 to 4 minutes. After 2 to 4 minutes, pwede na nating ilagay yung ating sayote at igigisa-gisa din lang natin to ng additional 2 minutes. Kung wala kang shirataki rice, pwede namang gumamit ng cauliflower rice. After 2 minutes, ilalagay na natin yung red bell pepper at kahit 1 minuto na lang yung paggigisa natin. Dahil sa tansya ko ay sobrang dami nitong mga gulay, hinati ko na lang siya. So, pwedeng second meal ko na lang yung kalahati. Tapos, ilagay na natin dun sa gilid yung mga gulay at ilagay na natin yung ating shirataki rice. At igigisa-gisa pa rin natin to. So, puro gisa-gisa lang ang ginagawa natin madalas sa channel na to kasi tamad tayong magluto at hindi rin naman din tayo ganun kagaling magluto. Ginisa ko lang to ng mga 2 to 3 minutes tapos ilalagay ko ulit siya sa gilid kasi maglalagay ako ng itlog. At madali lang to gawin, babatiin mo lang yung itlog, ilalagay mo dun sa gilid at gagawin mo siyang parang scrambled egg tapos ihalo mo na siya dun sa kanin. At kapag nahalo mo na siya, okay na yan. Ang gagawin mo na lang ay maglalagay ka ng seasoning na keto or low carb approved. Pwede ka maglagay ng asin, paminta o kaya patis. At ganun-ganun lang best, pag-isa-gisa lang, ready na kaagad yung food mo. At napakasarap nito, promise. Kung gusto mo naman ng cauliflower chow fan style, check mo lang yung mga previous videos ko sa YouTube at marami na tayong recipes doon. Or check mo yung Instagram ko at napakaraming recipes din doon. At nilipat ko siya sa mangkok para mas masarap siya tingnan best. Pwede mo rin siyang gawing mas special pa. Magprito ng itlog at ilagay lang sa ibabaw. Bueno, bon appetit! At para naman sa aking second meal, hindi na ako nag-abala pa na magluto. Yung natira kanina, yun yung aking second meal. Nagprito na lang ako ng itlog at yung isda na natitira pa kanina, yun na lang yung pinair ko dito sa aking second meal. Maraming salamat sa panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayong muli sa ating mga susunod na recipes. Paalam!